yan po talaga ang nabanggit ang ating kapatid kanina. O, di ba po? Yun po ang, ano, bilang tayo'y, nakatanggap ng sot, na kailangan maging ating patunayan sa mga kapatid. Di ba po? Yun ang ano talaga. Sige, kayo natin kurang. At tundan po natin sa Roman 8:28. Hallelujah. 8:28. And we know that all things are together for good to them that love God. Then to hide the fault according to His purpose. Yan, di ba po sinabi? Sa ikabubuti daw. Ikabubuti daw ng bawat isa. Sabi. At gayon din naman, ang 8:28. All things work together for good. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay nakalakip sa mga ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos o umalakulit pa rin. Diba po? Maraming po yung pagpunta na naman sa atin. Sa ikabubuti ng bawat isa, di ba nagkakasama-sama? Oh, ano po ang ating pinagsama-sama sa panalangin ng kapatid? Yung po ang ating pag-ano. So, kung mayroon po tayo sa isa sa atin, sabi nga, kung mayroon pong nangihina, sila ay itaas natin. Hindi po natin ay igaganon. Hindi po yan ang style ng mga anak ng Diyos. Yan po ay sa kabilang side. Yan po ang totoo po ron. So kung mayroon ano, yung nangyayari sa atin, i-guide natin sila na sila'y matutong bumalik sa Panginoon, mga kapatid. Ang pangyayari ko talagang matindi. Kami po talaga sa mga pagsubok na yan, hindi ano sa amin yan. Nandito rin sa amin yan. Pero sabi ko, Panginoon, ikaw po ang ay, alam niyo mga kapatid, yan ang lagi kong dasabi sa Panginoon, ikaw ang aking tanungan, ikaw ang aking sandigan, ano man ang mga nangyayari sa aking buhay, ikaw po, Panginoon, ang aking tagapagtanggol. Yung po lagi natin nasabi sa Panginoon, sabi nga, ano ba ba ang nagpagit sa'yo? Yan sabi ko na naman, ano ba ba ang nagpagumulay sa atin? Pagtuman, kawalan, sabi niyo ng hindi, sapagkat si Kristo'y nasa atin. Amen! Sapagkat si Kristo'y nagpapalakas sa atin, mga kapatid, tayo'y manindigan sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, yan po'y maglilinis sa atin. Amen! Hallelujah! Oh, glory to God! Hallelujah! Ang Panginoon ay nasa ating sinong lahat ating. Diba? Yun po talaga ang kailangan. Hallelujah! Naman mangyari, ang Diyos ang kasama natin. Amen! Dito po sa Hebreos 12:11. Iba naman. Iba naman. Oh, pakita mo kay Papa, upo ka rito. Upo ka rito.
Yan. Yung violet. Sa melody. Sa melody. Every year 47, ay muling nagtangi siya ng isang araw ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi ng mga awit ni David. Ayon sa sinasabi na ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kaniyang sinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Sabi sa Hebreo, kung narinig po ang sinig ng Panginoon, ang mga oras na ito, huwag na huwag patigasin natin puso sa pagkang ang Diyos na nanawagan. Sapagkat siya po ay alam pa niya ang kanyang mga anak ay maraming mga pagkukulang. Pero dami ng Panginoon, kahit kasi sumita ng batahan, lumapit sa akin ay aking nililinisin ka. Nililinisin kita na parang nieve. Ano po ito yung sinasabi ng Panginoon? Ito po ang salita niya. Magpatuloy ka. Magsalita. Magpatuloy ka. Na manhawakan sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Sabi kay mo, kanyang pamilya, yan, pamilya na naman. Sabi na kanyang asawa, itakoy mo na kasi yung inyong Diyos na pinaglilingkuran. Kapag patid, pinako, binigyan ka ng tuba. Binigyan ka ng wala na talaga. Sabi ni Hob, sa mabuti lang ba? Ikaw magpapasalamat sa Panginoon. Sa kahirapan, di ka magpapasalamat. Sabi ng Panginoon. Kaya mula noon, nung nanindigan si Bob ang pamilya sa kanya. Sa pamilya po natin, anuman gulo, anuman pagsubok na ginagawa ng Diablo. Kaya kasi Diablo na yan, yan ang ginagawa niya sa ating buhay. Dapat natin palayasin, dapat natin ilabanan sa hinahin. Dapat natin yan anuhin. Talagang, alam niyo mga kapatid, hindi natin siya malabanan kapag tayo kulang ng sandata sa amin, mga kapatid. Maliban, ikaw magsabi nga ni Brother Branham, ang itak, kailangan bago itaga, kailangan matalas yan. Kasi ang Diablo hindi mo alam kung saan ka kami diyang papatulkin. Naghahalap lang ang bawat niya sa akin ng butas na malikit. Papakupin at papakupin tayo yan sa ating pamilya. Sisilain at sisilain niya yan. Sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating kinabuhayan, anuman bagay, sisilain niya yan. Pero, kailangan mga kapatid tayo maging matatag. Amen. Kapagkat ang Diyos, sabi niya, hindi niya tayo iwanan, di pa babayaan natin. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakaganda. Kasi po ang Diyos, kapag siya'y nangako, yan po ay totoo. Pero ang tao, pag nangako, yan po ay isang nanabulat po yan. Yan po ang Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ito na po, sa Mateo 24:45, alam niyo po ano? Mateo 24:45. Ito ng Panginoon sa atin. Ako, ikaw, mga anak natin, mga natutunan ang salita, lalo na pag-training, mga kapatid. Ano po ito? Ito, manisigan sa kanyang salita. Mateo 24:45, tanong po yan ang Panginoon sa atin. Basahin po natin.
lahat kung atin natutunan, kasi tanong isa sa na yun sa atin. Tinatanong niya tayo mga kapatid. Dadaan na. Ito may binibigay natin sa ating sambayan. Sabi ng Panginoon, mulahin niyo muna ako, sabi niya. Sunod ang ating pamilya. At sunod ang ministeryo ng Panginoon. Hindi po tayo makapaglilupot kapag hindi po natin inuna ang ating pamilya mga kapatid. Kasi po, kapag hindi po natin inuna ang ating sambayan, mayroon pong rimalakot yan ang mangyayari. Kapag ganun ang mangyayari, saan mo tayo mag-share sa iba? Kapatid, yun po talaga ang totoo. Unahin mo na yung sarili natin. Ako, sa iyo, mga bata na natutunan ang hukong ministry. Ano po itong hukong ministry? Ministeryo ng Panginoon. Malilinaw ka daw sa iyong natutunan. Oh, yan ang tanong ko ito. Kayo po mga kapatid, sa gabi po ito, yun po ang sinatanong sa atin. Ang ating mga, ako po bilang nanay, bilang tatay, nasaan, na buklat sa aking kanya, asawa, kung nasaan, kapag kami hindi na natupad na ganun, pinuunosaan ng Panginoon ng pagpa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 pagp
Saan man kayo kumaroon, ano man ang iyong ginagawa, ipapanalo ninyo si Kristo sa buhay nyo. Sinasabi ko lagi sa kanila, kami hindi namin nakikita kung ano na ang iyong ginagawa. Pero alalahanin ninyo lagi, si Kristo papanalunin nyo sa buhay niyan. Yung po ang ating daladala. Kasi tayo ang binibigyan ng bawat sila sa bawat kapiligyan natin. Yung po talaga ang totoo. Kaya ang tanong po ng Panginoon sa gabi po ito, mga kapatid, tinatanong po nasan na po ang ating matutunan. Tinatanong po kung nasan ang ating matutunan. Pinagkain po pag-uba namin sa ating pamilya? Baka po hindi. Baka sarili lang yan. Sarili lang po naman. O. Sabi nga, huwag naman sarili. Ang sarili mong maunawaan sapagkat hindi yan nakatalong sa Panginoon. Sarili mong kante. Magtatago. Eh, at yun. Ano kaya? Magtatago siya sa tao pero ang Diyos hindi siya makapagtago. Kita mo? Kita-kita po mo. Huwag namin lahat kita-kita na yan. Bilang na bilang na yan, hindi rin yung mga kapatid. Tapos nagtatago tayo. Ang ating, ay ang minakan na yan. Yan ang talaga nagiging bilang mananampalataya. Hallelujah! Sapagkat ang pamilya ngayon, marami talaga. Ako hindi po sinutig doon. Hindi po ang sa amin niya. Ang pamilya ko rin. O, ito lang yung ating puso. Talagang yun ang inanong sa Panginoon si Vanessa. Ayan na ating lalaking naging isa na anak. Hindi ko alam kung ano pinagagawa. O, kaya yan po ang aking sinasabi sa kanila. Ipapanalo ko na si Kristo sa buhay niyo. Sapagkat kami, Hallelujah. Yan talaga ang ano. Kami magkasawal pa na nabutang kami. Sa aming mga abo, sa aming mga manunggan. Lahat ng ating isang bayan. Ang aking mga kamag-anak. Kapag hindi ko pa nagsiran yan, pananabutan namin yan. Sabi niya, Thou must prophesy again. Kapapanood mas hindi. Kapag darat yung mga panunod, hindi na nila matatanggap ang salita. Sabi niya eh, ipagsabi mo sa kanila, darat sapagkat hindi sila naniniwala sa panunod na ito kung ano ka talaga ang mga nangyayari. Sabi nila, uy, malapit ang Panginoon. Mayroon naman sa sabi, naku, matagal pa. Kaya kung ano ang paggagawin. Okay mo? Kaya kung ano-ano pa, sa kaya nga sabi, ipagsabi mo sa kanila para hindi sila mahatulan sa darating na hukuman. Alam niyo mga kapatid, yung Monday, kanilang sikre, pinakita sa akin yung hukuman na kanyang kalaki. Yan, hukum talaga nakalagay. Nakalagay hukum. So talagang ang ating katawan talagang umapoy ay hindi ko maintindihan. Yung po talaga grabe. Para kong ginalo kasi hindi ko talaga kaya. Sabi ko, Panginoon, talagang ano, kaya yung hukum sabi, ipagsabi nyo na, gawa, patulupin, ipagsabi nyo na, kapag nagdarap ng Panginoon, kung ano natutunan ninyo, yan talaga ang nakatulong sa inyo. Yan ang pabalikan sa inyo ng Panginoon yung natutunan. Paano pagdating ng panahon? Anak, anong ginawa sa inyo? Kaya natutunan, tinabot ko. Ay, so, kalitin na wala kang kwenta. Hindi ka nag-share. At sa napagdating ng panahon, tayo mamumuno, kaya ngayon ko may training. Diba? Papasalamat ako sa Panginoon pagdating doon sa milinyo. Mayroon man lang pamununan
pamunuan ng dalawang tao. Okay lang na. So, di ba po? Kahit man ng dalawa o tatlo. Sabi, mag-utap lang kami sa ano ang pangalan ng Panginoon. Nag-umas siya eh. Di ba? Pag-indikan. Amen. Di ba po? Yun po talaga ang totoo. Kaya, yan lang po iwanan ko sa inyo. Talong po ng Panginoon. Alam po ang inyong ginagawa. Kaya salita ko na sa inyo. Ito po ay pinapangalakan ninyo. Ito po ba ay mission sa inyo mga kapatid, pamilya, pamilya, ang natara. Yun po talaga ang tanong ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa gabi po ito sa pagkatin. Ang Diyos, ilang araw ay may paaralan. Pero sabi ko yun, ibigay ko talaga ako. Pero tuloy mo, sapagkat eh, yan ay talagang para sa pamilya. Sa, at pati ang una nga ay training sa talagang pamilya. Kaya sa panahon na to, na ganyan na nangyayari, pagpasalamat tayo sa Panginoon na ang Diyos nagbibigay mo na sa wala. Para tayo maging sumigapin. Sabi niya, sige dahil na, lumakit ka ng kapatid. Ano man ang mangyari, lumakit ka ng kapatid. Yun ang ano talaga roon. Kaya salamat sa Panginoon sa gabi kong ito. At yun lang po ang aking isinir sa inyo na mumunting na kayanan ko. Araw sa Diyos po ang kapuri. Ayong testimony ni Mama. Hindi, Brother Banaw. Pwede naman daw pupukit ang pulpito basta hindi lang masira. Pero pag nasira yan, pag nag-hutan mo yan, tapat ko yan. At maganda, binagal sa talaga sa kawin siya, gusto ko rin mo niya. Maganda dahil din yung nandun para sa lahat sa atin. Tayo magalap doon sa pagsubok na binigay natin natin. Pagsubok na binigay sa atin ng Panginoon na although dahil nakita natin na meron tayong pagkukulang, kababayaan, nakita natin yung ating pagkukulang tayo ay nagsisisi tayo. Kaya ang aking topic ngayon, subukan ko na mag-subjective report. Subjective ay yung mga kakulangan natin patungkol sa the truth. Of the Holy Ghost. The truth about the Holy Ghost. Ayan sabi ni Barbanham na tayo daw ay maging part of the answer, hindi tayo maging part of the problem. Ngayon, yung truth of the Holy Ghost, itong truth of the Holy Ghost, ito'y inbreeding ng Espiritu ng Diyos sa bawat individual. Inbreeding yun sa kaluluwa, no? Yung soul. Espiritu ng Diyos ay mag-indwell doon sa kaluluwa ng bawat individual. Yun po yung Holy Ghost. Pero, yung Holy Ghost ay base doon sa ating mga tinatalakay, ito ay nasa pangatlong baitang ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang una ay ang justification. Una ay justification. Yung justification ay ito ay repentance. Saan ang repentance? Bakit magkakaroon tayo ng repentance? Dahil ang tao ay nangahulog. Maganda yung ano kanina, Renego, although kalahati na nabasa ko. At saka yung sin of Edom. Napakaganda nun. Simple lang, binabasa natin pero marami akong nakuha ron. Justification, ito ay repentance. Genuine repentance. Kailangan magkaroon ng isang tao. Repentance. Dahil mayroon siyang nahulog sa pagkakasala. Yan. Hindi mabasa, papansin. Ayosin ko. Ito ay repentance. Pang-witness nyo to sa YouTube, pwede bigay nyo lang link. Okay?
Yan, kapag kamasala. At pangalawa, ay ang sanctification. Sanctification. Itong sanctification na to, ang tao, bago siya dumating doon sa baptism of the Holy Ghost, kailangan i-sanctify muna siya, i-keep apart muna siya. Ito, kaluluwa. Ito, individual yung sinasabi ko dito. Kailangan, mayroon siyang cleansing. Cleansing of the soul. Kasi ang pinaka, ang pinakang makasalanan sa lahat ng bagay sa uri ng tao ay ang ating kaluluwa. Cleansing of the soul. Yan, bago ka dumating sa baptism of the Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost, kailangan mayroon siyang pinagdaanan na proseso sa sarili niya. Na ang kaluluwa kailangan manilis kasi ang Holy Ghost hindi mananahan doon sa mga maduming kaluluwa. No? Hindi mananahan doon sa maruming kaluluwa, tahanan, templo. No? Tahanan. Yung body natin ay templo. Kung ang body natin ay marumi, no? Punong-puno ng kadumihan, ang Holy Ghost ay hindi mananahan sa bawat individual sa atin. No? Kaya, bago pumasok siya sa baptism of the Holy Ghost, kailangan siya masanctified. Huh? Masanctified through the blood of our Lord Jesus Christ. Ngayon, the Holy Ghost. Ano ba yung Holy Ghost? Huh? Ito ay indwelling sa bawat mananampalataya. At ito din ang pangako sa mga mananampalataya dito sa panahon natin, sa New Testament. Ngayon dito sa John chapter 14, buksan natin yung Bible natin. Verse 16. Sabi nga, "And I will free the Father, and He shall give you another Comforter." Sino ang tinutukoy na Comforter dito? "That He may abide with you forever." At siya daw ay mananahan sa iyo magpakailanman. Sino yung sinasabi na Comforter dyan? Sa John chapter 14 verse 16. Yung Comforter. May tinutukoy siya na Comforter. "Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because they see Him not, neither know it Him, but they know Him, for He dwelleth with you, and He shall be in you." Mananahan daw sa iyo ang Spirit of truth. Although, mayroon itong una, yung Spirit of truth, mayroon siyang, it is the Spirit of power. Power and truth. Ano ba? It is the spirit of power and truth, no? Dito sa John chapter 14, it is the spirit of truth. Sabi nga, yung comforter na sinasabi na sa verse 26. Sabi niya sa verse 26, sino kaya ang volunteer ng basa? Ito naman. Yun. Ang sabi niya, "But the comforter daw, which is the Holy Ghost." Sino na yung comforter? The Holy Ghost. Yun na yun. Yung comforter ay yung Holy Ghost. Saan galing yung comforter? Ipinadala daw na Ama. "The comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you." Ibig sabihin, itong comforter nito ay nanggaling pala sa Ama at ipinadala at mananahan doon sa mga
individual na naglinis ng kanilang sarili. Ayan. Spirit of power and truth. Yung power and truth, ito po yung pangako mula pa sa Joel chapter 2. Memorya nyo yung Joel chapter 2? 28? Ha? Na? Oo. Ito rin yung pangako at tawag nito, pangako, propesiya mula sa Joel chapter 2 verse 28. Na ang sinasabi, na it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh. Huh? Upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young man shall see vision. Yun po ay sabi nga, after, and it shall come to pass, pag natapos na yung may panahon, yung process ng panahon, ay ibibigay daw niya yung espiritu ng Diyos, espiritu sa bawat individual. Ngayon, ang fulfillment ng Joel chapter 2, verse 28, ay nasa Acts chapter 1. No? Acts chapter 1, na ang sabi niya, but ye shall receive power after, no? After the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and to all Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Yun yun, yung Holy Ghost ay pinangako sa Joel chapter 2, verse 28, ito daw ay mag-i-empower doon sa mga mananampalataya na naglinis, na dumaan doon mula sa sanctification, at papasok na yung baptism of the Holy Ghost. Ha? Hindi ka mababaptize ng Holy Ghost kung may karunihan tayo. Filthiness. Ha? Sinasabi. Ayon, sa Romans chapter 8. Mayroon ba ko, ito ha? Dalawang uri yung dito. Talagayan natin. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, anong mayroon ka? Ha? Sabi sa Romans chapter 8, verse 6. Because the carnal mind is enmity. Yan sinasabi ko kanina. Ang carnal mind ay enmity daw. Ano ba ang enmity na sinasabi dito? Kaaway ng Diyos. No? Kaaway ng Diyos. Enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ngayon, sa verse 9, but we are not in the flesh, hindi tayo sa laman, but in the spirit, if so be that the Spirit of God live in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of him. Ayon, kung wala na tayong Espiritu na nandiyan kay Kristo, wala tayo dito. No? Wala ka nito. Ibig sabihin, hindi ka kabilang na sanctify ng Panginoon. Hindi ka kabilang doon sa tatahanan ng ating Diyos. No? Which is the Holy Ghost. Yung Holy Ghost, yung Comforter, yun ang ipinadala sa dito. Yung Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos, ay ipinadala sa mga mananampalataya at mananahan. Kung wala kayo dito, sabi niya, kung wala kayo dito, mag-isip-isip tayo. No? Mag-isip-isip tayo. And if Christ be in you, the body is dead. Kung si Kristo ay nasa atin, yung katawan daw natin ay patay. Because of sin. No? Kung ang Espiritu, kung mayroon tayong Espiritu na nakay Kristo, mamamatay ang ating laman. Ibig sabihin, mga gawa ng laman. Ngayon, kung wala tayong Espiritu ni Kristo, mananatili yung kasalanan sa akin. But if the Spirit of being that raised up Jesus from the dead within you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that liveth inyo. Yung Espiritu daw na bumuhay kay Kristo, kung yan ay mananahan sa ating kaluluwa,
din daw ang magsikwikin sa mortal body natin, sa mortal na katawan. Ngayon, kung hindi ang espiritu manahan sa bawat individual, walang mortal body, wala tayong inaasahan ng kaligtasan, which is the rapture. No? Wala tayong kaligtasan. The spirit of truth, the spirit of power and truth, pangalawa, mayroon tayong tinatawag the spirit of revelation. No? The spirit of revelation. Ngayon, kung wala tayong pahayag, the revelation, walang spirit. Okay. The spirit of the spirit of revelation. Sa 1 Corinthians chapter 2, ang sabi nito sa 1 Corinthians chapter 2, na dapat mayroon tayong pahayag. Anong klaseng pahayag? Pahayag na nagmumula sa comforter, which is the Holy Ghost. Wala siyang sariling pahayag, sariling niyang interpretation, but by the power of the Holy Spirit. No? Sabi niya, verse 9, ito yung regulation na sinasabi dito. But as it is written, I have not seen, no, yung mata, I have not seen, tingnan niyo, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. No, hindi pa pumasok sa kalungluba ng puso ng tao. Ito yung spirit of revelation. Verse 10, ito, hinayag namin po ito. Sabi niya, but God has revealed him unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, the deep things of God, the revelation of God. Inihayag yan sa bawat mananampalataya. No? Sa bawat mananampalataya. For what man knoweth the things of a man? No? Walang kakayanan na mag-interpret ang tao. No? Maliban na ibigay ang Espiritu Santo sa kanyang buhay, sa kanyang kaluluwa, at ang kaluluwa na nagmumula sa kanyang puso ay ihayag niya ngayon. No? Kasi galing sa puso yan, galing sa kaluluwa, sa inner man ng tao, ilalabas niya ngayon. That is the spirit of revelation. For what man knoweth the things of the man, with the spirit man within in him, even to the things of God knoweth no man, but the spirit of God. No? Ang mga kapagsaysay lang yung mga bagay, yung mga distinct of God, yung may Espiritu ng Diyos na nananahan sa Kanya. No private interpretation. This revelation that given unto everyone. Okay. Pangatlo. Ito siguro, dito ko tatapusin muna. The spirit of a seal. Ano ng seal? Ang selyo, ito ay completeness na inilagay ng Diyos sa mananampalataya na si Kristo mismo bibihisan ka ng bagong damit ng katuwiran. Seal of righteousness. No? Bibihisan ka ng bagong katuwiran ng Diyos. No? Yung robe of righteousness bibihis sa bawat mananampalataya. Yan. No, feeling completeness of God. No, sa bawat mananampalataya. Sa Ephesians chapter 4, sabi niya, Ephesians chapter 4, verse 30. Hindi ka kaya pagbabasa? Si Sister Melody. Yes.
And did not the Holy Spirit of God whereby ye were saved unto the day of redemption? Ibig sabihin, mayroon siyang una, completeness, ano? Mayroon siyang completeness. Una, yung sin na ito, ito ay security. No, secured. Ibig sabihin, secured. Security. Mayroon ka ng safety. Pangalawa ay ownership. No? Ownership. Pag-aari, sarili mo na yun. Wala nang iba, wala nang pwedeng kumuha dyan. Pangatlo, ito yung complete. Yan. Complete. Seryado ka na. Ngayon, ang tanong, pag hindi masiryuhan, anong mangyayari? Sa bawat na nanapalataya, hindi ka kasama sa rapture. Hindi tayo kasama sa rapture. Dahil yan ang, yun ang plano ng Diyos sa bawat individual, sa bawat tao. No? Sa Ephesians chapter 1, sabi niya, sabi niya, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the spirit of truth, no? After you heard the spirit of truth, the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. No? A promise. Pagkatapos mo magkarinig, pagkatapos mo magtiwala, pagkatapos nakarinig ka, nakispirito ng katotohanan, at ika'y sumampalataya, at ika'y nasiriwan. No? Hanggang sa iyong katubusan. Ngayon, kung hindi tayo masiriwan, ano yung inasahan natin? Kung ang puso natin madumi pa, no? Kung yung mind natin, yung soul, ano ba yung ano ng soul? Mayroon siyang yung tinatawag na five senses. Alam ba natin yon? Yung five senses ng kaluluwa, yung conscience, affection, tama ba yung pinito? Memory. Conscience. Memory. Reason. Conscience. Yung isa. Imagination. Yan. Itong apat na to, yung konsensya, yung imagination natin, yung aming imagination natin, ito yung napakalawak, no? Ito yung napakalawak sa inner part ng tao. Imagination, makatingin ka lang ng isang bagay, lumalawak yan. Yan ang tawag nito. Yun ang kumakain. Yun ang sinasabi na sulfuric acid sa katawan natin. No? Yun ang tumapatay sa kaluluwa natin. Itong imagination natin, napakalawak to sa mind natin. Pag once nakakita ka ng isang bagay, no? At wala kang silyo ng Espiritu Santo, pwede kang madaya, kapatid. No? Pwede kang madaya, pwede kang madisig. Hindi na reasoning natin. No? Kahit yung reasoning natin na wala na sa lugar, pwede kang madaya. We are deceived. No? We are deceived by the spirit of Satan sa panahon natin ngayon. Kailangan itong soul natin ay maging secure. Sabi nga dito, kailangan yung soul natin, kasi itong soul natin, ito yung katawan natin, yan ang tunay na ikaw sa kalugluban natin. Ngayon, yung inner man na sinasabi, kailangan itong soul natin, kailangan may safety yan, security yan. Lahat yan may lock. Silyado ng Holy Ghost, silyado ng Espiritu Santo. Ano yung kailangan para masiliyahan ka ng Holy Ghost sa bawat yan sa atin? Ha? May training tayo. Kung tayo na ibigatan, come to the judgment seat. No? Come to the judgment seat. No? Hindi tayo pwedeng magsarili. Kasi, ang Espiritu ng Diyos, hindi nagbibiro, mga kapatid. Siya ay nakakasiyasat, sabi niya, the deep thing of God. Alam niya, kahit yung book natin, kahit yung mga, halimbawa ganito, nandito tayo, alam niya kung anong iniisip niya, mga kapatid. No? Alam niya. Okay, one minute. Siguro, doon na lang ako. At kailangan lang, sabi ko kanina,
Bago ka ma-empower ng Holy Ghost, kailangan dumaan ka sa repentance. Yung repentance, hindi lang siya sa umiyak lang dito sa harap. No? Yan. Cleansing. Kailangan ma-cleanse siya. And then, pagkatapos ng cleansing, pag ito ay free ka na sa Panginoon, yung sarili mo ay sinit apart na para sa Panginoon, the Holy Ghost will come in and dwell in you. Amen? Sige. Sa akin lang, no? Sa akin lang ito muna. Yung field na sinasabi dito, yung nararanasan mo. Tama ba yun? Yung feeling niya, ganyan, yung field? Ganyan, yung nararanasan mo. Pero hindi pa yun yung final. Nararamdaman mo lang yan. No? Upwilling Holy Spirit. Maranasan. Siguro, nakatabi ka lang na may aura na ano, halimbawa, may sumigaw, patigaw ka na rin din. Magingisay, kahit hindi ka umiyak, napayak ka na lang dahil nadala ka sa emosyon. Ha? May feel naman na may indwelling, ito may indwelling din ito, may indwelling din at saka may outwelling. Yung feel of the Holy Spirit. Kagaya sa panahon ni Peter, siya ay puspos ng Espiritu Santo. Anong ginawa niya? Nagpahayag siya. Repent and be baptized of you, every one of you, in the name of our Lord Jesus Christ. Magpapahayag ka, kapatid. Yun ang tunay na feel. Yun ang tunay na puspos, hindi kisi-kisi. No? Parang ko lang po din sabi niyo kanina, paano po ba natin malalaman na ano, totoo po yung repentance. Yung kanyang repentance. Paano natin malalaman na ikaw tunay ka na nag-repent? Una, nagkasala ka na isang bisis. Pag nagkasala ka na at nag-repent ka na, yung bagay na pinag-repent, no, na pinagsisihan mo, hindi mo na kayang gawin. Hindi mo na kayang i-attend pa na gawin na sa ulit. No? Kasi sinit apart ka na, may genuine repentance, tunay na genuine repentance, hindi niya siya babalik na kagaya ng aso. Kagaya ng baboy na babalikan niya pa kung ano yung nagkasala siya ngayon, nag-repent siya, tapos nagkasala na naman, hindi tunay na repentance yan. No? Emotion yan. Sino ba yung nagsasabi mo? Lanang time. Hindi. Yan ang Espiritu ng Diyos. At saka Espiritu ng Kristo na tumahan sa mga malamang kalakay. Sa John chapter 14, nagaling sa Ama. Sabi nito, verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, yung Holy Ghost daw, yung Comforter, whom the Father will send in my name, no? Pinadala ng Ama, and he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever he has said to you. Hindi iba itong Espiritu na nandun sa Ama, na ipinadala sa lupa, o ipinadala sa atin. Espiritu ng Diyos, na natin Kristo ay binuhos ngayon sa mga mananampalataya. Ayun po yun, di ba? Yan ay attributes ng Diyos. Sa Galatian, mayroon natin talaga yun sa Galatian. Naalala ko at tinanong ko rin yan sa ano, kay Papa, Ephesians chapter, Galatians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 6. And because you are sons,
God has sent for the Spirit of His Son, Spirito ni Nanay Kristo, into your heart, crying, Abba, Father. No? Yun din yung Espiritu ng Tama na Nanay Kristo ay ipinadala sa bawat puso. No? Sa bawat puso ng mga mananampalataya. Yung soul. Ubus na yung oras. Huwag mo sagutin, Okay, what is your answer? Dito ba na yun? Ang repentance... Ako naman. Okay, hindi rin nagtaas ha. Ang repentance, dalawang klase, hindi nabanggit ni Barbara Jelan. Kasi pwede ito gamitin ng Pentecostal na hindi ka na magkakasala ulit eh. Ang repentance, dalawang klase. Yung repentance sa works of the flesh, yung sa sin, yan yung tinutukoy mo, at yung repentance from unbelief. Ganito yun. Hindi ka maliligtas kahit na mag-repent ka sa flesh. Kung hindi ka nag-repent sa ignorance. Pag nag-repent ka sa ignorance, tutulungan ka niya mag-repent sa flesh. Kung hindi ka mag-repent sa flesh, pwede ka pa maligtas, papatayin ka niya. So, assurance for salvation is repentance dun sa ignorance, which is pagkabiraya. Guarantee is your soul. And promise sa Bible, papatay niya yung katawan mo. Pwede pa patay katawan para lang maligtas sa iyong kanduan. Okay? Ngayon, yung repentance sa ignorance, yan ang nagbibigay ng power, di ba? Having a form of godliness but denying the power, yan ang magbibigay ng power sa iyong godliness. Ah, sige. Hindi sa pinina, kung na-repent ka lang, hindi ka nakakasala. Oo, nakakasala ka sa flesh. Pag ika'y bereya, tuloy-tuloy ha, tutulungan ka niya, maaga ka naging bereya, yung last minute. Last minute, chance passenger yun. Wala kang eternal security. Ang eternal security mo, solid ka hanggang umabot ka sa dulo. Kahit hindi ka pa umabot sa dulo dahil matagal ka na, hindi ka na novice, no? Nagiging bound mo yan, pre-training na siya anak natin, di ba? Solid hanggang mag 20 years, pag binitawan mo. Pwede siya pagbakit na unti-unti ng naamoy, matagal. 20 years din, di ba? So, magkakasala ka, pero pawala ng pawala. Kung tutok ka, kung hindi ka tutok, mamamatay ka. Nakuha niya? Di ba may nagkasakit? Oo. Ano yun? Pag mamahal ng Diyos yun, akala mo, hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kaya ka pinalo eh. O, sige. Sergio. Sabi kasi ni Brother Magella, matatanggap mo yung Holy Ghost kung malinis ka. Ngayon, paano malalaman na nasa yun na yung Holy Ghost? Yung pagkabereyan niya. Oh. Hindi niya nabanggit. O, yung pagkabereyan. Na... Kapag nagkakasala ka ba, nawawala sa inyo? Nagigrieve. Hindi ka ro. Ang kareyan ka, siliyado ka, magigrieve yun. Hindi ka makatulog. Hindi ka matahimik. Yung Holy Ghost mismo ang umpil-pil sa siya yung magka-card office. Hindi ka matahimik. Oo, magkasala ka, pero lagi kang binabangon mo, lagi kang gusto. Isa yung tayo. Makikita ba yung sa sabi ko, halimbawa, patuloy ka ng nakasala, patay mo yung sinasabi mo sa isang tulad. Pero kung patay mo, predestinado ka, ito ang magkakasala. Ganito yun, all things work together for good. Kahit na mamatay ka pa, masaktan ka pa, mapalo ka pa, na HIV positive pa. Ano man ang mangyari sa'yo, ganito, kung mahal mo ang Diyos, kaputihan mo yan. Kasi di ba si Job, sabi ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos. Sagot niya, bakit? Ano yung business mo lang ng Diyos pag buti ang tinatanggap mo? Eh sa kasamaan, hindi mo ba siya dapat i-bless o puriin?
pasalamatan? Mas lalo na, kasi mas malalim ang nakikita ni Diyos. Kasi hindi kasing lalim mo nasa libus. Pero prophetic yung sinabi niya. Prophetic yung sinabi niya. Yan ang kailangan natin realize. Kasi may tinuturo ng ibang Kristiyano, mga Pentecostal, para puro tagumpay, puro maganda, puro walang sakit, gagaling. Pag ikaw may sakit, hindi ka sa Diyos. Balansin natin sa Bible. Binibigyan ka ng sakit, pag gusto niya, ituwid ka. Amen. Okay? Kasi, paano yung sinabi sa Bible, ibigay niya sa tanan, para maligtas yung paliluwa? Yung kapatid na matigas ang ulo, pero alam mo na, perensya, may words yan. Meron kasi ganda eh, pag pinayaan yung sarili mo, mahuli ko na ulo. Minsan hindi mo na kaya pigilan yung sarili mo. Ang pag-aasa mo na lang, matakaya niya. O, ipwede ka din. Ipupuno na yung oras niyo. Teka, pagbibigyan mo ba si Mena? O, sige. Wala kang malinis na umar. Paano kung masabi na malinis ka? Ulitin mo, ulitin mo. Okay, ganyan ako muna. Okay, ito ang sinasabi ni Magellan, hindi mo ka sa akin, pero hindi ko na sa akin naalala ko ulit. Hindi natin kaya pumantay-pantay. Kasi kung sinasabi ni Magellan, parang kailangan mo pumantay-pantay. Hindi ba kita, may parang nagpaliwanan din. Ano ay ito ha? Hindi tayo lahat makakapantay-pantay sa specific key. Pero lahat tayo pwede pumantay-pantay sa master key. Ang master key ay yung pagkabereyan. Mababaw ang alam niya, malalim ang alam niya. Pero pareho silang bereyan. Ang tinitingnan ng Diyos yung repentance from ignorance. Hindi ka umiiwas sa correction. Gusto mo lagi yung tingnan yung ebidensya ng iba. So, kahit na Trinitarian yung isa, oneness yung isa, biblical oneness, Trinitarian, biblical godhead yung isa. Pero sa mata ng Diyos, pareho lahat sila selyado. Dahil for the rest of their lives, perehan sila. Pag nagkita-kita sila, hindi sila mag-atalin ng sama loob. Magmamahalan sila, mag-sharingan sila. At yung kapos, makikita niya, kakapusan niya, aamin yun at magpapaakay yun sa mas malalim na atas. Yun ang attitude ng Demasity. At doon ka na hindi. Sorry, iba-ibang diyari tayo. Pero, pareho kayong derean lahat. Walang iwasan. No? Malinis na kayo sa mata ng Diyos. Nakasulat sa Matthew 24:45 pababa. Blessed is that servant in whom the Lord, when he comes, will find so doing. Ibig sabihin, mapalad yung lingkod na aabutan niyang tumutupad, gumagawa sa kalooban. So lahat nag-strive. Eh kung relax ka, kumpiyansa ka, hindi ka tunay na anak. Hindi ka nagbabagabag, hindi ka nagsusumikap. Hindi ka nagpapahukum. Lahat nagsusumikap, hindi pa sila pantay-pantay. Biglang dumating ang Panginoon. Wala nang oras. Ngayon, na alam mo, Diyos na yung bahala sa inyo, no? Kung pinaglalaroan nyo lang siya, o talagang sinikip-sikap mo for some time, bibigyan ng Diyos ng chance for some time. At yung chance na yan, makikita ng Diyos, genuine ka, meron. Yun namang iba, ay gagawa na siya. Parang nila last moment ha, na sa hospital bago mamatay, tumanggap gunog sa Panginoon. Okay, gumanyan na mga manakan na laging last minute na ako sa cross, eh madadaya niya yung Diyos. Okay? Galatians 5, God is not mocked. Whatsoever he saw, he that he showed. Sure. Kaya nga, sabi ko, blessed is the servant, when the Lord comes, you find him so doing. Gumaganap siya. For some time na yan. Hindi yan pagluhat na. Siya nakakaalam mo si Manuhas. Palakpa ka natin, Panginoon. Ngayon ka lang sana ito ngayon. Kaya lang kami may impact talaga ako eh. Ang pangako ko yung kapatid. So, yung aking na-share ko something. Last Sunday, to feel the Lord. Okay, ito yung ipagpapatuloy ko mga kapatid ngayon kami. Nakabutan sa tayo ng oras. Praise God. Nagaya na nga nabanggit ko noon sa aklat ng Mateo. Sumangin niyo ako sa aklat ng Mateo. Chapter 22, verse
yung ating binuksan noon sa Matthew chapter 22. Ang verse niya ay sa verse, unahin natin sa verse 35. Actually, hanggang 40 yan. Down to verse 40. So, kung nakabukas na yung Bible ninyo, mabilisan lang ito, mga kaliwanag. Dito sa verse 35, ito nga yung nagtanong sa ating Panginoon. Ang sabi niya, there one of them, which was a lawyer, asked him a question tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Ang sagot ni Jesus Christ nasa verse 37 ang una, at ang pangalawa ay nasa verse 39. Sabi niya, ito yung great commandment in the law. Verse 37, sabi niya, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Sabi niya, this is the first and great commandment. Sabi niya. In verse 39, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Now, the verse 14, sabi dito, ang these two commandments, okay. On these two commandments, having all the law and the prophets. Yan ang sabi. Yung dalawang commandments na yan, the first, love the Lord thy God, and the second is love thy neighbor. Sabi ng Bible, is hang all the law. Yan po ang sabi. Alam niyo, meron ako nakita rito sa verse 35. Yung palang salita ng lawyer, at gano'n. Tanong mo nga ka tayo. Ito pong salitang. Ito. Yung salitang. Ang salitang lawyer ay modern term, nakakapatid sa panahon ng New Testament. Ng ano? Ng scribe. Sa Old Testament, tinatawag ng Pharisees and Sadducees. Pag-iskriba ka, kahit tulad pala yan ng ikaw ay mambabaka. Yan yan mga kapatid. Sa Greek po ng lawyer ay nomikos. Nomikos. Greek, nomikos. Ibig sabihin niya taong mambabata. At yun ay kahit tulad ng salitang scribe. Pag-scriba ka pala, mambabata ka pala. Ibig sabihin ng scriba, ikaw ay tagapag-ingat ng kautosan. At tagapagtupad ng kautosan. May kinalaman pa rin ito sa atin. Ang hukaw ng pag-usapan natin, ay ang biblical talaga mga kapatid. Ang hukaw sa panahon natin, sa ilalim ng dispensasyon ng biyaya, ang pag-usapan natin ng scribe and lawyer, tayo pala mga kapatid sa hukom, ay mga mambabata. Mga scribe pala tayo mga kapatid. At tayo yung tagapag-ingat, tagapagpatupad. Papasok pala tayo sa tinatawag na, ano tawag ko? Sa hukom, tinatawag na administration. Ang administration, ito na rin ang tinatawag natin. So, kung tayo ha, law. Pag-usapan natin law, kaya may lawyer, scribe. Lawyer is kahit tulad yan na scribe, mambabatas. Administration, papasok tayo sa tinatawag na bureaucracy. Alam natin bureaucracy, millennium pa lang, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, ang chokrasi umihiral na ngayon din, spiritually. Nagaganap sa atin ang chokrasi. Theocratic. Ibig sabihin na theocratic, God is ruling.
Saan ba nag-rule ang Panginoon sa ating ngayon? Sa church, pero sa kawa, family. Sa bawat family ay nagaganap po ang administration, ang theocracy, theocratic government. Yung gobyerno ng Diyos ay nagaganap po sa bawat pamilyang mayroong minsan na hukum. Doon pinag-usapan natin. Okay. Yan po. Ang ibig sabihin ng lawyer, modern term sa New Testament na ang kalitunan dito ay mga kapatid ay scribe, scriba. Sulat nyo na lang po, mature. As a Luke chapter 7 verse 30, Luke chapter 10 verse 25, Luke 11, 45, verse 46, verse 52, Luke chapter 14 verse 3. Pag binasa po natin yan, may mababasa kayo dyan, Pharisee and lawyer. Yung lawyer po doon, mga kapatid, yung po ang scriba sa panahon ng Old Testament. Sila po yung tagapag-ingat at tagapag-tumad sa kautusan ng Panginoon. Ngayon, yung modern time na lawyer, mababasa natin yung talata niyan sa Titus. Tignan natin yung Titus 13. Verse. Ma. Titus. Wala pala na kaya yung Titus na balita. 3.13. Sino nakabukasan ng Titus 3.13? Titus. Bring to us the lawyer and Chapter 3, verse 13. Bring Zenas, the lawyer. Bigyan mo kay Kim. And Apollos on your journey believe. Mababasa niyo yung word lawyer. Yung word lawyer ay modern term. Galing sa salitang scribe. So panahon ng New Testament, after the Old Testament, sa Old Testament, pinatawag silang mga scribe. Actually, hindi na sa Old Testament sila tinawag eh. Old Testament ito, dito sila tinawag. Ah, sorry, magkamay ako na. Old Testament ito, New Testament ito. Lumabas ang scribe sa pamamagitan ng mga Pharisees, Sadducees. Na ilan? Hindi sa Old Testament. Panahon ng 400 years. Diyan lumabas ang mga scribe na yan. Mga scriba. Noon, sa Pharisees, mga Pharisees and Sadducees, at saka yung scribe. Diyan po lumitaw yung mga yan. Pero pagdating ng New Testament, yung scribe ay tinawag na po na lawyer. Lawyer na po. Medyo modern term na po yan. Kaya, sa panahon natin, ngayon meron tayong mensahe na hukong. Ito po ay administration office. Yan din yung sinasabi ko na theocratic. At yan po yung pag-govern ng Diyos sa bawat pamilya. Ngayon, yung tanong ng fulfilling the law, sino ang nakakatapat yan? Kapag may hukom tayo ngayon, mga kapatid, ang nagsayang ng hukom sa atin lang, ano? Buong mundo meron may hukom, maliban sa Korte na Suprema. Yung church ang pinag-uusapan natin, religious yan. Lahat ng church ay meron pong hukom. Kahit Muslim, kahit Judyo, meron sila yan.
Meron po lahat ng religion ay meron po po kasi pinag-usapan po natin ay gobyerno ng Diyos, theocracy. Kaya, sino yung nakakatupad na kautusan ng Panginoon? Ang nakakatupad na kautusan ng Panginoon, pag may umon ka, may mambabata. May subiba. At tayo'y pumapasok, mga kapatid, sa tinatawag na theocratic. Ito po yung pag-aaral tungkol sa kautusan ng Diyos at hindi lamang pinag-aaralan, ito po ay ipinatutupad sa loob ng sambayan. Kaya, kung nananangan tayo sa kautusan ito at tayo'y tumutupad, be sure na nagaganap po talaga sa atin ang administration. Medyo kasi, sigurado na ang Diyos ba ang nag-rule sa loob ng sambayan? Pag hindi Diyos ang nag-rule sa ating sambayan, hindi pa tayo pumapasok sa tinatawag na theocracy. Dahil ang isipin, yung sinasabi ko na God's ruling, kailangan po, Diyos mismo ang nag-govern sa loob ng pamilya natin. At mangyayari lang yun, magaganap lang yun na ang Diyos ay mag-govern kung meron talagang nakatindig ng mababata. Ayaw pa ng mga magulang. Itong magulang, considered lawyer. Considered sila na scribe. Sila yung nag-iingat sa kautusan ng Panginoon at sila rin ang nagpapatupad sa kautusan ng Panginoon. Mga magulang yan. So nasa hukom tayo, ha? Parang napunta tayo sa hukom. Hanggang sa mga kapatid, nagkakaroon na tayo, nagkakaroon na ako ng ideya. Lumalalim ako medyo ng konti, sa hukom, konti lang. Kaya, ang lawyer, either ay parents. Ang parent ay patriarka. Ang patriarka, ito po ay father. Ngayon, ang father, nasa loob ng pat, at nasa loob ng authority ng father ang women. Bilastad ang babae. Pero, ang patriarka, ang parents ay lalaki po. Original na may hawak niyan at nagpapatupad niyan sa loob ng sambayan. Ngayon, gusto ko sabihin, buta ko kayo, parang ipon. Ang gusto kong sabihin dito. Okay. Woman. Yes. Doon sa fulfilling the law ng Matthew chapter, sabi ganun, ang kautosan ay ginawa lamang sa dalawang utos. Love your God, love your neighbor. Sabi ko last two Sundays, yung dalawang utos na yun, hindi mo makita sa Exodus eh. Tama, hindi. Nakita nyo ba sa Exodus? Love your God? Yung salitang love your God? Ama, hindi. Sabi ko, in Exodus 20, wala kayong mababasa doon sa 10 utos na ang dalawang utos na binanggit ni Kristo ay nandun. Ngayon, sabi ko nakaraan, saan nyo makikita yung sinabi ni Kristo na tinanong ng lawyer? Escriba. Sabi niya, ano ba ang mahalagang utos, na unang utos? Ang binanggit ni Jesus Christ, love your God with all thy heart, with all thy might, soul, and spirit. And spirit pa doon? And love your neighbors. Saan nyo makita yun? Makita nyo yun sa Deuteronomy chapter 6. Okay. So yung kautosan ng Panginoon, pumapalo siya sa theocracy. Mga kapatid. Hallelujah. Eh, anong purpose ng Exodus chapter 20 na binigay ng Diyos para sa bansang Israel? When Israel came out from Egypt, in the land of Egypt, bakit ibinigay? Sabi ng Bible, hindi nagdag yung utos na yan para sa kanila. Bakit hindi nagdag? Actually, kaya yung inilabas ng Diyos. Yung Exodus chapter 20, Exodus 20, ang Exodus 20 ay batas na isinulat ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang tapyas na bato. Inugit sa pamamagitan ng daliri ng Diyos yan. Ngayon, bakit tinawa ng Diyos yan? Kasi ang Israel, ang bansang Israel, ano? Nakalimot sa Diyos. Nakalimot sa kanyang batas.
nakalimot sa kanyang administration. Yung original, when Israel came out from Egypt, binigay ng Diyos ang utos. If you read in Deuteronomy chapter 6, ang sabi niya rito, pagkalabas niya, mga kapatid, Israel, sa bayan ng Egypt, ganito ang utos ng Panginoon sa kanila. Hear, O Israel, the Lord our God is one, a God, Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy might. Itong utos na ito ay binigay ng Diyos na alalahanin ng Israel at sila'y nasa lupang pangako na. Okay? And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Sabi ng Panginoon. Ano yung nakalagay dyan? That is instruction. That is encouragement. Sabi ko kanina, direct instruction from Israel through Moses. Na anong instruction? Patungkol sa magulang, ng magulang ay may obligation na ipatupad ang ano? Ang theocracy. Government. Para sa Israel. Ano ba yun? Pagtuturo yun. Sa batas ng Diyos, kailangan ituro ng magulang sa kanilang mga anak. When thou teach diligently, verse 7, unto thy children, they shall talk of them. When thou sittest with thy house, and when thou walkest in thy way, when thou liest down, and when thou rise up, and thou shalt bind them for thy sign upon thine hand, and they shall be frontless between thine eyes. Pero anong ginawa ng Israel? Itinigil nila yan. Kaya ang Israel, imbis na maging spiritual seed of Abraham, sila'y naging karnal. Bakit? Sapagkat yung prinsipyo ng Diyos patungkol sa kanyang batas, sa theocratic government, in administration, in the hukom, ng panahon na yan, mga kapatid, ay pinaligtaan nila. Now, when Israel came from Egypt at binigay sa kanila after Egypt, ang Exodus 20, bakit? Sapagkat ang Egypt, ang Israel na nagaling sa Egypt, ay nabaon, mga kapatid, sa kasalanan, sa kamangmangan, sa kapagkabulag, at hindi nila nalalaman at nalalaman kung ano na ang kautosan ng Diyos. That's why, ibinigay sa kanila ang Exodus chapter 20 to reveal kung ano yung nandun sa puso nila. Hallelujah. Yan ang purpose. Ibig sabihin ng Exodus chapter 20, original na nakasulat dyan sa puso ng tao. Hindi lang Israel, lahat ng tao. Tama hindi? Anong purpose? Bakit sinulat ng Diyos sa tapyas ng bato? Kasi inilagay ng Diyos sa harapan ng mukha ng bansang Israel na kayo'y nagkakasala sa akin at sa aking utos. Ganon din ang tao. Bakit? Nangangailangan mga kapatid ng ipaskil. Bawal manigarilyo. Bawal mag-ala. Maglasing. Bakit? Kapagkat yung tao nakakalimot sa kasalanan. Bawal mangalunya. Bawal makiatid. Bakit ibinigay yan? Kasi yung tao nakakalimutan yung nandun sa puso. May mga tao na sa kabundukan o sa ibang lugar na hindi inaabot ng ebanghelyo. May mga asawa. Alam nila. Wala silang utos. Pero alam nila na yung asawa nila, kapag kumuha ng ibang asawa, alam nila kasalanan yun. Tama hindi? Tama. Nilantad lang yan kasi mga kapatid, ang Israel manhid na manhid sa kasalanan. Ang kautosan ay ipinapamukha lang natin kapag tayo ay ano? Nakalimot. Hindi kailangan ipaalala sa atin ang batas ng Diyos kung tayo hindi. O kung tayo ay nakakalimot, saka lang ipinamumukha ang kautosan. Pero kung ikaw naman ay isang Kristiyano, matuwid sa Diyos, bakit kailangan iharap sa iyo ang kautosan na yan? Tama, hindi. Kaya inaharap ang kautosan kasi may nagagawa tayong mali na hindi natin nalalaman. Kasalanan sa Diyos, kasalanan sa kanyang utos. Kaya, kung tayo po ay tumutupad, mga kapatid, sa batas ng Diyos, bilang magulang, bilang lawyer ng Diyos, at inatasan para sa theocracy kalagayan. The theocracy is God's ruling para sa ating family. Original na sa Deuteronomy yan eh. Kapag tinupad pala natin na ang ating
sangbahinan, ang magulang, ang ama at ang ina ay nagtulong patungkol sa salita ng Diyos, kautusan na magiging mambabatas, ipapatupad ang batas, ang tama at ang mali, ilalagay ng kahatulan sa loob ng tahanan. Mga kapatid, ang pamilyang yan ay aabot sa tinatawag na theocratic government. Ma-imagine nyo, mga kapatid, meron pong isang pamilya sa atin pasunurin sa hukom at merong tagtupad ng administration sa loob ng sambahayan nila. Pulido nilang nagagawa kung ano yung batas ng Diyos, ano yung bawal, hindi pwede, ano yung pwede lang. Pag may pamilyang ganyan, mga kapatid, ascetic sa Panginoon, nasa ilalim ng pagtupad sa katusan ng Diyos in a theocratic government, mga kapatid, tandaan nyo, matatakot kayo sa kanila. Pag meron tayong maling, ginagawa. Ang appearance, ang presensya ng kapatirang ascetic sa Panginoon, hindi nyo kayang harapin. Ama, na-imagine nyo kung buhay si Melchizedek. Pakita ko sa inyo sa imagination kung anong larawan ni Melchizedek. Sabi nila, isang matanda lang na ganito lang ang buo, at may bird na ganyan. Sabihin ko sa inyo, ang taong nabuhay ng 600 years, walang bukitan, walang ahitan, at yun ang nakalagay bilang saserdote. Alam niyo kung ano yung tsura niyan? Sabihin ko sa akin. At meron siyang damit ng balat ng hayop, may tungkod siya, nahawak, that's the sign of the scepter, the sign of kingship and rulership. Theocratic yun. Yung batas na yun ay simbolo, mga kapatid, ng authority. Alam niyo yung baston na yun? Ilang basta-baston yun? May nakaukit doon. Ano nakaukit doon? Salita ng Diyos yun. Hindi pa nila na ilalagay yun, mga kapatid, sa ano eh? Tawag doon? Sa papyrus o sa scroll. Baston pa lang yun. Imagine nyo kung gano'ng katanda si Melchizedek. Hindi si Melchizedek dyan doon. Brother, dito! Kamusta ka na? Hindi ganyan si Melchizedek. Sayin nyo ang Genesis 14. Nang dumating si Melchizedek kay Abraham, may hawak siyang alak, may hawak siyang tinapay. Ganon din si Abraham. May hawak na alak, may hawak na tinapay na magkita sila. Dala ni Abraham Melchizedek. Si Melchizedek may tauhan. At meron ding tauhan si Abraham. Sa likuran niya, nang sila'y magpanagpo, sinabi nila, "Blessed be the God of Abraham." Sabi ng Melchizedek. Binigyan ni Melchizedek ng tinapay at alak si Abraham. At binigyan din ni Abraham ng tinapay at alak si Melchizedek. Now, nang magkita sila, mga kapatid, alam niyo kung ano nakita ni Abraham kay Melchizedek? Yung aura niya as a righteous man. Ang haba ng buhok nakatakip sa katawan niya. Ang haba ng balbas hanggang bigote nakatakip sa kanyang katawan. At makisig na nakatayo. Ang kanyang mata ay nakatingin sa mata ng mga tao. Na alam niya kung ikaw ay matuwid o hindi. Presensya pa lang nila. Kaya si Abraham, nung makita ni Melchizedek, sumigaw, "Blessed be the God of Abraham!" Bakit nakita ni Melchizedek na ang buhay ni Abraham matuwid sa harapan ng Diyos? Amen. Ganun din ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Ang bawat isa sa inyo, ang bawat isa sa atin, pag may ginawa kayong mali, kapag may ascetic na pamilya, sa presensya pa lang nila, masusunod kayo. Tama, hindi? Amen. Merong nagkasala dito, alam nila yan. Alam nila yan. Alam nila. Kaya, sino yung makakatupad? Ang makakatupad, may mensahe tayo, may administration tayo, pumapailalim tayo sa socracy, at tayo po ay pinamumunuan ng Diyos sa ating pamilya.
Magandang gabi po sa inyo. Amen. Susunod na kapatid.